May I proceed to Cassie Ong, Mr. Chair? Just a couple of questions. Congresswoman Luisa, can we give her 3 minutes? She has to, I think she's not feeling well. Sir Chair? The doctors in the house will... Saan? Andito. 1 minute suspension. Kumusta po mga ka-viral? Latest update ngayon, Cassandra Leong biglang nahimatay sa kalagitnaan ng Quad Committee hearing na ginanap sa Kongreso. Sumama di umano ang pakiramdam ni Cassandra Leong at nahilo ito habang binabato siya ng mga queries ng mga congressmen. Naantala nga ang iba pang mga queries sa kanya dahil sa nangyari. Kaya tumawag ng 1 minute break ang committee upang mabigyan ng atensyon medikal si Cassandra Leong ng kanyang mga medical doctors na present din sa Quad Committee hearing ng araw na iyon. Ayon kay Dr. Valencia, committee doctor ng Kongreso, ay biglang bumaba ang blood sugar ni Ong dahilan para mahilo ito. Subalit stable naman daw ang vitals nito. Ayon din sa personal aid nito, ay nagre-refuse si Ong sa mga pagkain na binibigay nila dahil meron lang di umano siyang specific food na kinakain. Samantala ay nalantad ang joint bank account ni IR de la Serna at Attorney Harry Roque. Nalantad din ni de la Serna kung magkano ang laman ng kanilang joint account at magkano ang lahat ng winwithdraw nito. Na-corner din ito kung ilang beses silang lumabas ni Harry Roque ng bansa kung saan sila pumupunta at kung ano ang kanilang ginagawa doon. Narito ang ilan sa mga matitinding revelasyon na naganap sa Quad Committee hearing sa Kongreso kung saan dumalo ang ilang mga resource speakers kabilang ng sina Cassandra Leong, AR de la Serna at iba pa na may kinalaman sa illegal na operasyon ng POGUS sa bansa. I'm Dr. Rafi Valencia from the Medical and Dental Service of the House of Representatives. Now, as of now, sir, mababa, sir, yung blood sugar. So that's the cause of the dizziness and the weakness. The vital signs are stable. What is the blood sugar level? Actually, sir, hindi nga binabasa na ng machine, which means that it's too low. Oh. Mr. Chair. So, can I just ask confirmation from the doctor if it is true that Ms. Ong refused to eat, refused to drink the Coca-Cola that was given to her? So maybe, are you the right person to answer that query? I think the custodian facility. Who is the custodian facility of the Quadcom? Sir, may I? You are? No, we're asking the custodian. Is she not eating? Sige, ma'am, identify yourself, please. Sir Glizel Irene po, Valdepeñas from the LSB po. Mr. Chair,
may specific lang po siyang food na gustong kainin every time po na nagpo-provide kami ng food sa kanya. So ayaw niya yung ulam na binibigay niyo? Yes po. Ayaw niya? Yes po. And is it true na kanina umaga you tried to give her Coke because mababa na yung sugar niya and she refused to take it? Yes sir, but later on, ininom naman po niya. Ininom niya? Yes po. Okay, so the refusal to eat is because of her dislike of the food that you've been giving her. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you po. Mr. Chair? Siguro yung sa doctor muna. Yes, may I? Mr. Chair? Okay. Can we ask the doctor first? Dr. Rafi Valencia, what will be your advice to our resource person for sir, today's sir, for the meantime, sir, siguro po, we'll try to raise the blood sugar. Now, we're trying to ask her to drink yung drink niya. Pinagdagan ko na lang, sir, ng sugar yung iced tea niya. So with that, just to increase. Yes, thank you so much, Dr. Valencia. With that, Mr. Chairman, can we ask the other resource persons with which this Quadcom have invited while okay, recuperating muna si, ano, si Cassandra Ong? Well, in our list of interpellators, the next in line is Kong Zia. Yes. However, Mr. Chair, my questions basically are to Ms. Cassie Ong. Okay. And I will yield to the next interpellator if they are willing to ask some of the resource persons here. And I'll just wait until Ms. Ong is capable of answering my questions. Okay. Thank you, Kong Zia. Thank you. The next in our list is Congressman Akop. If Congressman Akop is ready. Okay. Mr. Chair, I prepared my questions for Madam Cassie Ong. Okay, thank you. So in that case, Congressman Dan Fernandez is the next to interpolate. Wala na ako itatanong, Mr. Chair. Hindi, kay AR na lang, AR. Good afternoon po, Mr. Chair. Good afternoon, AR. Meron sana akong gustong itanong sa iyo during that time, the last time. According to some report, magkano ba signal mo dun sa being an incorporator of Bian Chamba or yung Bataan Maribeles Holding Corporation? To be honest po, Mr. Chair, hindi ko po alam talaga yung paano kung may sinahod ba talaga ko being a stakeholder of Bian Chamba. So the last time that you answered that kind of question, the same answer that you have given on this Quadcom? Yes po, Mr. Chair. Okay, during the raid doon sa Porac, di ba? According sa PAOK TF, parang meron nakuha silang bank account mo eh. Is this true? Yes po, Mr. Chair. May nakuha silang bank account mo? Yes po, Mr. So anong banko 'yon? BPI po, Mr. Chair. BPI. Yes. Ilang BPI account meron ka? I have one personal account po, Mr. Chair. One personal account? Ano to, checking, savings, or... savings po, Mr. Chair. Savings account. So, isa lang ang savings account mo? Or yes you po. Have another joint account somebody? I have a joint account with Attorney Roque po, Mr. Chair. So, meron kang joint account with Harry Roque? Yes po, Mr. Chair. How much? Magkano laman nung joint account nyo ni Attorney Harry Roque? As of today ba yan, Mr. Chair? No, yung... Yeah, today, how much? Sa pagkakalam ko, Mr. Chair, close na po yung account na yun. Akin close na? Sino nag-close? Ikaw? Kayong dalawa, joint, right? Hindi po ako nag-close noon, Mr. Chair. Pero pag-check ko po online, wala na po siya. Pero having that joint account with Attorney Harry Roque, namamonitor mo yung account. Siyempre, account mo, di ba? Yes, Mr. Chair. So, magkano yung pinakamalaking pumasok na pera? Sa pagkaalala ko kasi, Mr. Chair, that account was used for election po, Mr. Chair. So how much ang pinakamalaking pumasok na pera? Around 3M or more, Mr. Chair. 3M? Yes, Mr. Chair. One transaction po. One transaction. So umabot ng magkano yung account na yun? Alam ko that is the limit, Mr. Chair. Yung pinakamalaki po na deposit. Kasi pag nag-deposit... No, I mean the total, AR. Nung total na pumasok sa joint account nyo, how much? Yun ang hindi ko po masasagot, Mr. Chair. Bakit? Hindi ko po alam if magkano po lahat ang pumasok ko, Mr. Chair. Hindi mo nakikita account mo?
wala kang kopya, wala kang online account, hindi mo nakikita yung pasok, yung under oath. Ang klaruhin ko lang, Mr. Chair, ang tanong nyo is, makano lahat ang pumasok po doon, di ba, Mr. Chair? Yes, oo. Hindi ko po alam ano yung total amount po na pumasok doon, Mr. Chair. Pero ang pinakamalaki nakita mo is only 3 million. Are you sure? Are you sure? Ah, yes, Mr. Chair. Ang pinakamalaking pumasok is 3 million. Pwede ko i-check, Mr. Chair? Go ahead. Okay, AR? Sa pag-alala ko talaga, Mr. Chair, 3 million po ang biggest na pumasok doon, Mr. Chair. So, anong tinitingnan mo kanina? Wala kang nakita? Nag-loading pa kasi, oh, Mr. Chair. Nakaka-withdraw ka ba sa account na yan? Ah, yes, Mr. Chair. So, nakaka-withdraw ka? Yes, Mr. Chair. Magkano pinakamalaki na withdraw mo? Around 1.8, Mr. Chair. One withdrawal. Don't worry, AR. You have to be honest. You know yes. why? Around 1.2 to 1.8, Mr. Chair. Alam ko po yun. Yung na-withdraw mo? Yes, Mr. Chair. So marami kang withdrawal na malalaki? Parang once a month yun, Mr. Chair, before. For election purposes naman yun, Mr. Chair. For payroll po ng mga tao po. And why is Attorney Harry Roque allowing you to withdraw that big amount? That is for the payroll po ng election staff po ni Attorney Roque ng election po, Mr. Chair. Election? Yes po. Election staff. So, ang sinasabi mo, that amount that was withdrawn by you during election time, are you sure? During election time? Yes, Mr. Chair. Definite ka dyan, ha? Yes, Mr. Kasi pag nakita natin na hindi election time yan, you're lying, ha? Makita rin, Mr. Chair, na nag-withdraw din ako ng that amount last election po. 1.2 and 1.8? Within those range po, Mr. Chair. Okay. Sige, for that, Mr. Chairman, no further questions for the moment. Thank you, Congressman Fernandez. May Mr. direct... Yes, Congressman Akop, you're ready. May just ask some questions from Mr. De La Serna. Please proceed. Mr. De La Serna, in 2023, ilang beses kayong lumabas ni Attorney Roque? Taruhin ko lang po, Mr. Chair. Out of the country trips po ba yun? Ano? Out of the country trips ba yun, Mr. Yes, Chair? Yes, out of the country. Ilang beses kayo lumabas ni Attorney Roque in the year 2023? 6 times po, Mr. Chair. 6? Yes. 6 times in 1 year? Tama? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin niyo sa committee na ito, ano ang mga dahilan o purpose ninyo kung bakit 6 times po kayong lumalabas ni Attorney Roque in 2023? Mr. Chair, the first trip was a trip to Hong Kong po. For sa pagkalala ko, Mr. Chair, yun po yung premiere night ng isang movie po with the Marcos family po, Mr. Chair. Ang second trip po namin in this... Ano? Isang movie? Yung movie po with ni Senator Amy po, Mr. Chair. May premiere night po sa Hong Kong that time. Okay. Tapos, the next trip was a trip to Beijing po, Mr. Chair. Kasama anong, ko po. Anong buwan yung kuwan? April po, Mr. Chair. Sa Hong Kong? Yes. Sa Hong Kong? If I'm not mistaken, Mr. Chair, it was April 1 po. April 1. Sa Hong Kong. Pero in April of 2023, the record show na travel din kayo sa China eh. Yes, to Beijing po, Mr. Chair. Yes.
Tama? Ah, yes, Mr. Chair. So, dalawang beses kayong lumabas ng ating bansa ng dalawang beses kasama si Atty. Roque. Ah, yes, Mr. Chair. That is correct. Hindi ba sinabi mo, lima ba yung executive assistant ni Atty. Roque? That is the time in Malacanang po, Mr. Chair. Out of office po. So, nawala na po sila nung nawala na siya sa Malacanang. Tama po, Mr. Ikaw Chair. Lang ang natira. Ah, yes po. Ha? May ibang staff naman, Mr. Chair. Hindi, ikaw lang natira doon sa limang EA niya. Ah, yes, Mr. Chair. Yes, ikaw naman, oh. Iiwas ka kaagad. Di ba? Ano kayang meron ka kung bakit ikaw ang paborito ni Atty. Harry Roque? To my answer po, Mr. Chair, is sanay po kasi ako magtrabaho kasama po si Sir Harry po, Mr. Chair. Alam ko po yung medical needs po ni Atty. Roque. Madaming beses na po ako nagbehay sa kanya, not only abroad, but also here in the Philippines. Kasama ako sa Cebu, sa Davao, sa Dumaguete, even other parts of the Philippines po. Ako po yung kasama doon, Mr. Chair. Yeah, kasi you traveled to Japan and Singapore in September of 2023. Yes po, Mr. That is for... And then you traveled to Abu Dhabi, UAE, in October. Kasama rin. Kasama ka pa rin sa records na BI. Yes, Mr. Chair. Oh, so, naalis ka na executive assistant nung nawala siya sa Malacanang. Pero yung serbisyo mo, tuloy-tuloy pa rin. Kasama po ako sa campaign team din po, Mr. Chair. Ha? Kasama po ako sa campaign team. Kasama mo siya sa campaign? Kasama po ako sa campaign team po ni Atty. Roque, Mr. Chair. Oo nga, pero 2023 yung pinag-uusapan natin. Anim na beses kayong lumabas sa bansa. Wala namang kampanya na nangyari noong 2023. No, paiwas ka talaga kaagad eh. Di ba? Yes, Mr. Chair. Oh, anong kampanya na nangyari noong 2023? Ang pinag-uusapan natin, yung paglabas nyo sa 2023 ng anim na beses. Yes, Mr. Chair. Oh. Ano yung rason mo na kampanya? Bakit nawala ka na bilang EA, nagtuloy pa rin yung serbisyo mo sa kanya? Matanong ko, magkano bang sweldo binibigay sa iyo ni Atty. Roque? Para po siyang may basic pay na 20,000 a month po, Mr. Chair. 3,000 a month? 20 po, 20. 20,000 a month. Okay. Uh-huh. And ang trabaho mo parang... personal duty nurse ka o PDN? Parang alalay po ako, Mr. Chair. All around, alalay po ako. Ano po yung utos ni Sir Harry? Gagawin ko so, lang po. So, alalay ka? Yes. So, lahat ng bagay, trabaho mo? Parang ganun po, Mr. Chair. Ganun. Thank you, Mr. Chair. Yun lang. Thank you, Congressman Angkop. Mr. Chair? Yes, Congresswoman Sansing? Opo, quick. Interjection lang po, Mr. Chair, because during the last hearing po, I interpolated Mr. De La Serna. He said on record that his salary is between salary grade 17 to salary grade 20. So if we look at it po, it's roughly between 37,000 to 52,000 a month, Mr. Chair. So I just wanted to clarify, Mr. Chair, the response that his salary is 20,000 pesos per month. Mr. And Chair, also, Mr. Chair, in addition to that, Mr. Chair, in the last hearing, Congresswoman Mica asked Mr. De La Serna what specific job description is he doing for Harry Roque. And he said he's in charge of the social media accounts of Mr. Roque. Now he's saying he's alalay all around. So mukhang may inconsistencies doon sa mga sagot ni Mr. De La Serna kay Chairman Romy Acop. Thank you, Congresswoman Sansing and Congressman Zia. Narinig mo yung tanong ni Congresswoman Sansing, no? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anong sagot mo sa kanyang katanungan? Can I answer first the question of Congressman Ajong? Ajong. Yes po. Yes. With relations to your question po, Your Honor, nag-start po ako sa SOCMED ni Atty. Roque po noong 2020. Tapos naging EA po ako ni Sir Harry noong 2021 hanggang sa sinama niya ako as campaign after nung Malacanang stint
sinama po ako sa election staff. After po ng election staff, iilan na lang po kaming natira sa to work in his office. I have one of them, pero ganun po talaga, pag sino yung naiwan, sa kanya din naiwan lahat ng trabaho. And to answer Congresswoman Swansing, the salary grade 17 to 20 was the salary grade in Malacanang, not in the private employment of Attorney Roque po. Mr. Chair, quick follow-up lang po. If naiintindihan po namin, pumayag po kayo na bumaba po yung sahod nyo mula sa dati nyo pong tinatanggap na 37,000 pababa po sa 20,000 per month. Meron kasi kaming private na conversation with Attorney Roque meron siyang inutos sa akin regarding a business venture niya. If that would boom, then I would greatly benefited also po, Your Honor. Mr. Chair, if we may probe further into that, ano po yung business na yon? Mr. Chair, the solar plant na tinatayo po in Cebu po, Your Honor. Bukod po doon, Mr. Chair, meron po bang ibang ipinangako si Attorney Harry Roque? Kasi po, para po sa akin, Mr. Chair, medyo malaki po yung binagsak ng sahod nyo. Halos nakalahati po yung dependensya ng sahod nyo nung kayo ay EA na tumatanggap po ng 37 to 52,000 per month, pababa po sa 20,000. So, siguro po, sinusubukan ko lang pong intindihin na bakit po kayo pumayag na manatili sa poder ni Attorney Harry Roque kahit po halos higit po sa kalahati yung binagsak po na inyong sahod. Hindi ako umalis kay Sir Harry kasi maganda naman yung opportunity kasi the solar plant in Cebu was parang mag-open na po soon, Your Honor. Meron po ba kayong natanggap na sahod o may kinita po ba kayo? Kasi po, yun yung dahilan kung bakit kayo nanatili sa kanyang poder. Meron po ba kayong actual na kinita mula po doon sa solar plant na yun? Not yet po, Your Honor. So sa loob po ng halos apat na taon, simula po nung natapos po yung inyong, tama po ba? 2000... Pwede ko pong i-correct, Your Honor. Go ahead, Mr. De La Serna. That promise was made in after the elections po, mga July po of 2020 po, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair, kasi kahit po tumatanggap po siya ng 20,000 per month na sahod, pumayag po siya na magbukas ng bank account, ng joint bank account, kasama po si Attorney Harry Roque, nang hindi niya po alam yung pumapasok, magkano yung pumasok, magkano po yung lumabas. Sorry, Mr. De La Serna, medyo konektado po ito dun sa tanong ko nung nakaraan. Bakit po kayo pumapayag na ganon? Na magbubukas po kayo ng joint account na magkasama, pumipirma po kayo ng mga papel bilang board of directors, bilang...